Good morning, ma'am. Good morning, classmate. My report for today is all about Chief Financial Officer from Controllers to Facilitator change. How does a CFO drive change quickly? Creating value and becoming business partner. Many CSO demand means facilitating change that not only affects finance but also directly impact the operating units. To accomplish this end must become skilled in several key management practices the CFO must. So sinasabi po dito na si CFO na dapat mabilis siya mag-isip and yun nga need para mabilis yung ma-accomplish niya yung isang trabaho niya. Kasi pag hindi niya yun nagawa, may direct impact yun sa kanila organization. Dapat matapos niya yun. So, yun po. Develop and communicate a compelling finance agenda. Chief Executive Officers, ito po si CFO, si ito po yung pinaka-boss nila. Chief Executive Officer, CEO, say that one finance chief who can bring their organization to another level of performance. They want CFO who are strategic thinkers and aggressive implementers who can execute successfully because the finance agenda may affect the operating groups. So, yun nga, dapat si CFO. Si CFO, siya yung chief financial officers. So, kailangan magaling siyang dimiskarte and malalim siya mag-isip para kaya niyang ma-execute para magandang kalabasan kung mag-become successful. Kasi yung kanyang finance agenda o kanyang plano maapektuhan sa isang organisasyon. May impact yun kung sakali magkamali siya. So, kailangan pinag-iisipan niya yun na mabuti. An important skill is creating commitment around what is to be accomplished. One of the key reasons that change often fails is a decrease in organization commitment. So yun nga, yun yung dahilan kaya nag-decrease yung organization dahil daw sa, halimbawa si CFO hindi siya focus sa kanyang trabaho, dapat committed ka sa yung trabaho at focus ka para hindi maapektuhan yung trabaho and bibigyan mo talaga siya ng time and effort para ma-accomplish mo yung mga trabaho niya. Figure becoming a facilitator of change. The first step in creating accountancy purpose and building commitment is developing a clear finance agenda. The finance agenda describes the 5-7 key outcomes to be accomplished in the next 12 months. Stated clear definitive language where will be no doubt when they have been accomplished. Essentially, the finance agenda is in organization objectives for the year. It is a set of objectives that CFO has memorized and can describe within 2 minutes at any moment and any locations. So yun nga, ganun kabilis si CFO. Within 2 minutes, kailangan na-explain niya lahat yung kagad sa organization, yung kanyang plano. Halimbawa, sa isang taon. So nakaset na yun yung objectives ni CFO. At na-memorize niyo na kanya ipaliwanag within 2 minutes. So, ganun kabilis mag-isip si CFO. Isa sa example niya, for example, strategic agenda may look as follows. Simple value-based scoreboard and value measurement system for each business. So, yun, may parang system si CFO na automatic mag-reflect yun dun sa kanyang system. Parang meron siyang database na ginagawa. So, namamonitor niya, pumapasok yung system niya sa lahat ng business units, nakikita niya. So, less than 60% of the executives can explain what they need to accomplish from memory and specific language. In only a few minutes, chief financial officer may be thinking that they already have clear goals and wondering why this is so different. So, yun nga, sinasabi ko kanina, halos 60% lang yung kayang parang yung sa ano mo sa memory mo yun lang yung kaya may pasok halos kasi halos lahat na yun nasa parang pilings mo sa data mo yun sa computer system nandun na yung lahat ng record mo and that's all for today.
Thank you, ma'am. Thank you, classmate.